Para naman po sa ating Tuesday tutorials. Lalaki-lalaki dapat. Para tayo may inaabangan. Tuturuan po namin kayo kung paano gumamit ng arnis kasama ang mga miyembro ng Biyasa Dugong Kali na sina Gregor Candelon, Ronick De Los Reyes. Ay wala si Gregor, no? Si Sir Ronick at ang kanilang head instructor na si Guru Red Dilia. Good morning po, sir. Welcome to Rise and Shine Pilipinas. Morning, Coach. Hi, sir. Kamusta? Sir, pasensya na. Parang feeling ko yung arnis. Kami yung kamanagerette. Pero, kwento niyo muna po kami patungkol sa inyong grupo na Biyasa Dugong Kali. Kaya na po ba nagsimula ito? Mga 18 years na po kami dito sa grupo na ito. 18 years? 18 years na rin po ako nag-majorette, sir. Kami po yung mga nagtuturo sa mga barangay security force. Oh! As naging ano rin po ako sa ano sa Krame under General Magalong po sa CIDG, disarming, arresting. So, yun po, sa mga pelikula, nag-assist din po ako sa fight. Daming labada ni sir. Pagka wala pong racket, turo-turo muna. Ayun. Walang pelikula. Kasama niyo si sir. Matagal na rin po kayong nagtuturo. Nag-major din kayo, sir. Arnis pala tayo ngayon. No? So, basic, sir. Paano gagamitin ng arnis sa self-defense? Sir, una po muna, kailangan natin i-drills yung footwork drills, arnis. So, yung V-shape. Paano po yung stance nila? So, Sige, start na tayo. Yung stance po nila sa footwork. Left fighting form. So, dito muna yung arnis. Ilagay lang muna dito. Huwag muna ang gamitin. Kapag right-handed ka. Hawakan lang po muna. Okay. So, from here, feet together. Tapos, punta po sa kanan. Parang interpretative dancing pala ito. So, balik-uli dito, then sa kaliwa. So, yan. Yan po muna. So, kapag ka po, yan, nasanay na po yung footwork, incorporate na po natin yung sa kamay. Parang kung nasa ano, Chinese temple. Kasi po, pagka, limbawa po, sunto ka, pwede din siyang i-apply agad sa ano, pag suntok niya, quick draw ka, pwede mo siyang ma-stab. So, hindi mo muna gagamitin? Oo, hindi. More on drills muna. Drills muna. Pero yung kaya ko lang po sinabi na gaano kalaki yung naiambag ng footwork dun sa paggamit ng stick. Yes, so, yes. Gamit, ano na po tayo, proceed na po tayo dun okay. sa... Sige po. Sige. Cinco terras, sige. Five basic strike. From here, left fighting form. Mm-hmm. So, ito po yung chamber natin. So, papalo tayo, medyo space lang. Daan-daan lang, feet together, side, umilag ka. Strike ka. Ayun, dito po uli. So, saan nang gagaling yung buwelo niya, sir? Dito po. Dito sa balikan. Yung shoulder, hips, saka ito. Para kung pagsuntok din. Ayan. So, defense, offense, no? Opo. So, feet together uli. Dahil inataw ka niya rito, iilag ka, evade. So, strike. Ayan. Ingat lang. Opo. So, pag dito naman po, pag saksak niya, pag stab niya, iilag ka uli, side, tamaan mo yung kamay niya. Sir, may sound effects? Pwede may sound effects yun. Hindi pa pwede. So, yun. Okay. So, ganun din po, sa kanan, pag mistrike doon, salubungin mo yung kamay niya. So, yun po. Yung five po, stab. Okay. Sir, so, pwede ganun lang agad? Di ba pwede ganun? Limbawa hindi naman po, pagka, bago yung kalaban mo eh. Pag-atake niya, dito po ang ataw. Pag-follow niya, dito po ang ataw. Talagang may snap eh, no? Sir, ito po. Ang totoo, may application niyan, ang ataw niya, sa training, dito. Pero sa practical, dito. Sa kamay. Para mapitawan niya yung weapon niya. Tama po. Opo, tama po ba? Mapitawan po. Mm-hmm. So yun sa yung basic doon lang po. Pero doon po ang advantage po ng arnis, sumasalag ka pa lang, nakakasakit ka na. Yes. Wala pa yung strike mo. Ayoko nang ganyan, parang relasyon, di ba? Kayo ay nasasaktan ka na. Coach, halimbawa ang opponent mo no, nagkataon eh may kutsilyo. Is it advisable na nalabanan mo kung wala kang dala nito at may makita ka lang na stick? Ayun, may dala siya oh. Uy, sir, buti hindi ka na ano dito. Aba mo. Buti na mapasok ko ng PTV, may dala kang patalim. So, pagka, kasi yun, ilagay mo sa kanan, then i-stab siya.
Yun, yung pang-stab mo, saksa ka. I-anticipate lang po natin na ang kamay niya nandito. So, ibig sabihin, ito yung knife. Okay. So, kung stick to knife, saksa ka, atras mo. So, ibig sabihin, kung kamay yun, napakasakit. So, nag-struggle siya, nasaktan ka. Basic yung mga strike. Panigigil, patingin yung gigil. Halina, sira na. Sira. Okay, kuya. Okay, pero, okay, okay, okay. Mura lang, okay, kuya. Mura lang, kuya. Kaya ko pumalitan niya para sa inyo, sir. Basta, ano. De, kita po natin mga ka-RSP, ganun po ka nakasumata si Coach Red. Okay lang yan, Coach Red. Pati monitor. Sira. Wasak, wasak. Kita niyo, pag-tiris. Ibig sabihin, pinapatulayan ni Coach kung gano'ng kalakas yung palo niya. No? Okay yan. Ganun po talaga. Realistic tayo dito sa morning show. Hindi kaya. Ayan, mga ka-RSP, sana po ay may natutunan kayo sa paggamit ng Arnis ngayong Tuesday Tutorials. Kasama ang mga miyembro ng Biasa Dugong Kali na si Ronnie de los Reyes at ang kanilang head instructor na si Guru Redilla. Coach Red, maraming salamat. Thank you. Kita ko yung gigil mo, sir. Pwede po, ano? Bumate. Sige, go. Binabati ko nga po pala si Boss Jake Hoson, si Boss Jake, saka si Kuya Alvin Anson na lagi kong kasama sa pelikula, saka sa Team Biasa, saka doon po sa mga pinagbabadigan mo. Alright. Kay Magalong family, saka sa Dilia family. Salamat po.